Tinapay mula sa langit. A Daily Morning Devotion with CRC Family. A blessed and peaceful morning, kapatid. Ako po si Gadel Castro Mayor Simbahon mula sa CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating pagbubulay-bulayan sa Genesis chapter 45 verses 25 to 28 na may pinamagatan na Jacob learned that Joseph is alive. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Amang dakila at mapagpalang Ama sa langit, salamat po sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa pagkakataon na makapakinig ng inyong mabuting balita. Samahan niyo po kami sa mga sandaling ito at pagkalooban niyo po kami ng karunungan at pangunawa upang lubusan po naming maintindihan ang nais mo pong ihayag sa amin. Ito po ang aming samo, panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Basahin po natin ang Genesis chapter 45 verses 25 to 28 mula sa salin ng Magandang Balita Biblia. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bilin ni Jose at makita ang mga karwaheng pinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob. "Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago akong mamatay." Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sa unang talata, napag-aralan natin na nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at binilinan niyang sunduin ang kanilang ama na si Jacob at ibalita na siya ay buhay pa at siya ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sinabihan din niya na papuntahin siya sa kanya sa lalong madaling panahon. Kaya naman sinunod ito ng kanyang mga kapatid ayon sa mga talata na ating nabasa sa umagang ito. Kung ating babalikan ang mga naunang bahagi ng istorya ni Jose, pinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa mga Ismailita sa halagang 20 pirasong pilak at dinala siya sa Ehipto. Pinalabas nila na si Jose ay pinatay na mabangis na hayop, kaya naman nagluksa ng lubusan si Jacob sa pangyayaring ito. Tunay nga nakabigla-bigla ang balita na buhay pa pala si Jose, kaya hindi may tatanggi na hindi ito pinaniwalaan ni Jacob sa una niyang pagkakarinig. Sa mahabang panahon, siya ay nalumbay sa pagpanaw ng kanyang anak. Subalit, ang ating Diyos na all-powerful ang nagpawi ng kanyang kalungkutan at binago ang lahat for the better. Having such a dramatic turnaround may not happen exactly this way in this life for every believer, but wonderful changes will happen for every believer when we patiently persevere to live in obedience and according to God's will and purpose. Yes, some of us will have suffered great sorrows in this life, but God will have allowed those sorrows for a reason. Sorrow will be replaced by victory and joy and happiness forever. Nais ko pong ibahagi ang dalawang punto na maaari nating matutunan ngayong umaga. Ang una po ay, ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa at kagalakan sa atin sa kabila ng anumang pagsubok at hamon sa buhay. Alalahanin po natin na tatanggap ni Jacob ang magandang balita na buhay pa pala si Jose at nais siyang muling makita noong panahon na may krisis sa pagkain sa kanilang bayan at sa panahon na siya ay nakakaranas ng anxiety na baka hindi niya na makita muli ang anak niyang si Benjamin matapos na isama siya ng kanyang mga kapatid pabalik ng Ehipto. Tunay nga po ng ating Diyos ay hindi nagbabago.
kayang-kaya niya at patuloy pa rin siya na nagbibigay ng pag-asa at kagalakan sa atin kahit na gaano man kabigat ang ating suliranin at anumang krisis na nangyayari sa ating kapaligiran. At ang pangalawang punto naman po ay, nawa lagi po natin pasalamatan ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang unang nasambit ni Jacob matapos niyang marinig ang balita ay, "Salamat sa Diyos!" Dahil lubos ang kanyang kagalakan at muli siyang sumigla. Nangibabaw ang kanyang pasasalamat sa Diyos at nakalimutan niya ng bigla ang kanyang mga pangamba at alalahanin. Batid po natin na madaling magbigay ng pasasalamat kapag tayo ay masaya o kaya naman tayo ay nakakatanggap ng magandang balita. Paano naman po kaya kung nasa unfavorable situation po tayo? Maari pa rin po ba tayong makapagpasalamat? Sa tulong ng Holy Spirit, makakayanan po natin na magpasalamat sa anumang sitwasyon dahil ito ang kalooban ng Diyos. Nasasabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, "Magalak kayo lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus." Nawa po, patuloy tayong magpalakas sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus at patuloy po tayong magabayan ng banal na Espiritu. Nang sa ganun, tayo ay magkaroon ng pag-asa, kagalakan at maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, patuloy kaming lumalapit at nagsusumamo sa trono ng inyong sukdulang biyaya at kahabagan. Batid mo po ang kalalagayan ng bawat isa sa amin sa mga sandaling ito. Salamat po sa inyong katapatan at kadakilaan sa aming buhay. Salamat po at pinalalahanan niyo po kami na kayo po ang nagbibigay ng pag-asa, kagalakan sa amin sa kabila ng anumang pagsubok at hamon sa buhay. At kayo po ang nagtuturo at nagbibigay ng kakayahan upang makapagpasalamat po kami sa lahat ng pagkakataon. Nawa po, patuloy ninyo kaming patnubayan at palakasin upang makaganap kami sa inyong dakilang kalooban nang sa ganun, mabigyan namin kayo ng papuri at parangal. Dinudulog din po namin ang lahat ng dumaranas ng mga matinding pagsubok. Bigyan niya po sila ng kalakasan at katatagan na mapagtagumpayan po nila ang kanilang kinakaharap. Tinataas din po namin ang lahat ng may karamdaman, ang inyong kagalingan at mapaghimbalang kamay po ang humipo sa kanilang mga katawan mula ulo hanggang talampakan. Wala pong imposible sa inyo, aming Diyos. Kayo po ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Pinagkakatiwala rin po namin ang smooth transition ng aming government leaders. Pangunahan niyo po ang mga bagong mamumuno at bigyan niyo po sila ng karunungan upang mapamahalaan nila ng maayos ang bansang Pilipinas. Ang lahat po ng ito ay pinagkakaubaya po namin sa inyo at patuloy po namin kinikilala na kung wala po kayo sa amin, wala rin po kaming magagawa. Sa inyo po lamang kami umaasa at nagtitiwala ng lubusan. Sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. May God richly bless and keep you and your family. Have a miraculous day ahead. Good morning!